Alright, Pilipinas, ngayong Oktubre ay pinagdiriwang natin itong Indigenous Peoples Month. Carla, malaking pagkakataon to para syempre mas mabigyan natin ng kahalagahan itong malawak nating kultura. Jules, unity in diversity, ika nga. Alam mo ba na 6.5 million Indigenous people ang meron tayo at malaki po ang kanilang ginagampanan sa pagpapanatili ng ating kultura. At na malaking pagkakataon to sa atin, Carla, kasi makakasama natin ang iba't ibang kabataan mula sa iba't ibang tribo para siyempre mas maunawaan natin kung ano nga ba yung ginagawa nila para mas mapreserba pa itong mga kultura natin. Kaya naman makaparam natin live dito sa ating studio. Unang-una, si Ana Crisostomo mula sa Obu Manobo Tribe sa Davao City. Magandang umaga. Maayong buntag. Kasama rin natin mula naman sa Mandaya Tribe sa Davao Oriental, Christine Banugan. Mula naman sa Davao del Norte, si Datu Langilan Asinad Bago. Magandang umaga. At mula naman sa Surigao del Sur, si Magdalena Gano. At magpakilala rin tayo ng mabilis, yung makasama natin sa likod. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na yung nanonood dyan. Ako naman po si Manuel Ibzalangani, Atamanubo Tribe in Mindanao. Good morning, si Datu Suha from North Cotabato. Panuling from Bukidnon. Mopian Masalom Kanilangon, Chari Balinan, Mindanao. Mopian Masalom Kanilangon, Emi Bugkal from Mindanao. Maayong buntag sa atong tanan. Ako po si Jocelyn Agaduata, came from Mindanao. Maayong buntag, and again, maraming salamat for joining us this morning. Ang October nga po ang IP Month sa ating bansa. Pero ano nga ba ang kahulugan ng tema ng IP Month for this year? Para sa inyo. Para po sa amin, ito po yung pagbibigay halaga ng bawat tribo po, hindi lamang po sa Mindanao, kung hindi sa buong bansa, buong Pilipinas po. Okay. Siyempre, saksi rin naman tayo dito sa napakabilis na pagbabago sa lipunan, yung teknolohiya natin. Pero kayo bilang bahagi ng sektor ng kabataan, ano yung maginagawa ninyo sa mga tribo ninyo na kahit na nakikisabay kayo sa bag-unlad, yung kultura natin dapat nandyan pa rin at lalong muusbong? Kami po sa tribo namin sa Davao Oriental, mayroon po kaming sariling festival po doon kung saan sinoshowcase po namin yung rich and authentic Mandaya culture po. At dito po, napapakita po natin sa mga kabataan, lalo na po sa amin, na ipreserba nila, protektahan po at pangalagaan, mahalin yung kultura, bawat kultura namin. Naku, napakaganda niyan. Pero paano nyo ba pinapahalagaan itong mga likhang sining ninyo? And at the same time siguro, para at least at the same time, maituro o maipasa natin ito sa mga kabataan. Okay po. Sa ngayon po, mayroon pong programa ang Department of Education na IP Education. Nakakatulong po iyon sa bawat tribo na maituro po doon sa young learners kung ano po yung kanilang indigenous knowledge, systems and practices. At mayroon din pong mga programa ang gobyerno kung saan tinutulungan nila yung bawat community, IP community na maging productive sa pamamagitan po ng School of Living Tradition ng National Commission for Culture and the Arts. Tsaka po ng Department of Tourism, marami po silang programa para maipagpatuloy yung aming mga kultura, yung aming arts and culture. So, talaga ma-preserve yung inyong kultura, yung mga katulad ng kasuotan ninyo, and at the same time, hindi makalimutan ng mga kabataan yung kumbaga pinaghirapan ninyo. At syempre nakatawang isipin na talagang malaki yung tungkulin ng gobyerno dito. Right. Pero syempre, para mas maunawaan ng mga viewers natin dito sa Pilipinas at maging sa mga OFWs na viewers natin, ano ba yung mga pangkaraniwang hamon na kinakaharap ninyo sa mga lugar ninyo? Para syempre, mas maunawaan namin kung bakit kailangan mas mag-preserve pa natin ang kultura natin. Anyone? Sige, si Datu Langilan Asinad. Magandang umaga po, sir. Kagaya po doon sa amin, sir, kaya kami nandito, sir. Dahil baka nalaman nyo yung mga paaralan na linagay doon sa Mindanao, sir. Mm-hmm. Yes. Kagaya ng Salugpungan, MISPI, Academy. So ito po na paaralan, yun po yung nabibigay sa amin ng parang gulo, sir. Kasi kagaya sa akin, may mga pangarap ako, sir. Tapos dito, doon ako nakaaral. Hindi naman pala ano ng gobyerno, sir. Hindi naman pala credited ng DepEd, sir. So, kasi gusto ko sanang mag-aral, sir. Tapos, hindi naman ako tanggapin ng gobyerno, sir. Kasi walang may pakita ng mga dokumento sir. So, parang nasayang yung efforts for the past years. Oo, nasayang, sir. Okay, si Magdalena naman.
ko naman po, nag-school ako ng TRIPS. Doon din yung may grupo SKM. Doon, pagkatapos ng samang kabataang makabayan, pagkatapos po ng elementary, nag-full-time ako ng MPA. Tapos ano yung ginawa mo hakbang para siyempre muling bumalik dun sa daloy nyo sa komunidad? Meron ka bang mga naunawaan? Mayroon po. Kaya nandito kami para ipaabot namin sa aming katribo na huwag na silang sasali dun. Ana? Mapin, salam ka rin lang. Magandang umaga po sa ating lahat. Para sa akin naman po, kailangan respetuhin natin ang karapatan naming mga tribo. Kailangan po natin, kailangan namin protektahan ang aming tribo, ang aming ancestral domain para po yung susunod na henerasyon magiging nandun pa rin kung ano yung kultura at ang tradisyon po namin. Sana po suportahan ninyo kami ng mga tribo, lalo na po yung karapatan namin ng mga tribo kasi po kahit kami po ay mga tribo lang, meron din po kaming puso, meron din po kaming mga pangarap sa buhay na nakagaya po ninyo ng mga Tagalog, ng mga Busa. Kagaya po ninyo, may mataas po kaming mga pangarap sa buhay. Tama. At syempre, kailangan natin baguhin yung kaisipan na kayo ay mga tribo lang. Kayo ay mga tribo na merong malaking tungkulin sa kultura, kabuuan kultura ng Pilipinas. Tama. Siguro bago tayo magtapos, panghuling mensahe na lang po para sa ating mga kasama ngayong umaga. Ang mensahe po namin, unang-una po, nagpapasalamat po kami sa Panginoon, sa gobyerno, lalong-lalo na po kay Presidente, na yun, siya po talaga ang ginawa namin inspirasyon na pumunta po kami dito. Maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na po sa gobyerno, sa pagtulong sa amin ng mga tribos po sa Mindanao. Sana po, hindi po kayo magsawa magtulong sa amin. Kami po, buong puso po, 100% sumusuporta po kami sa gobyerno ng ating Pilipinas. Alam mo, napakaganda dahil merong IP Month kasi makikita natin yung iba't ibang tribo sa ating bansa, may recognition at the same time, marami tayong matututunan sa kanila. And sana suportahan ng mga iba't ibang eskwelahan, ng pamahalaan, ang mga proyekto nila, mga kumbaga sabi nga nila may mga pangarap nila at sana mapakinggan din yung mga hiling nila. At hindi magamit yung grupo nila ng ibang mga grupo rin para ma-forward yung mga political agenda nila. Pero maraming salamat. Magandang pagkakataon to para ma-educate lahat ng mga viewers natin. Muli nakapanayam natin live dito sa ating studio. Mula sa Ovo Manobo Tribe Davao City, si Ana Crisostomo. Maraming salamat. Mula sa Mandaya Tribe ng Caraga Davao Oriental, Christine Banugan. Mula sa Talaingod ng Davao del Norte, Datu Langilan Asinad Bagot. Mula naman sa Surigao del Sur, Magdalena Gana. Maraming salamat. At ngayong buwan ay IP Month. Ito po ang inyong buwan. Happy IP Month sa ating mga katutubo. Thank you so much for joining us this morning.